Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong makabalik ni Dr. Tanyag at sinabi nito sa kanyang ate na hindi umano siya nagtagumpay na makuha muli itong si Annalyn dahil niluluko umano siya ni Dr. Carlos at mabuti na lamang umano nito ay napaghandaan ni Dr. Tanyag dahil kung hindi pa umano nito napaghandaan ay paninigurado malaki umanong pira na mawawala sa kanya dahil sinit up lamang umano siya at hindi naman umano nito dinala ni Dr. Carlos itong si Annalyn at nagmamalinis umano ito na wala umano niya kailangan ng pira ngunit hindi umano nito maluluko ni Dr. Carlos itong si Dr. Tanyag dahil kung hindi umano nito kailangan ni Dr. Carlos ang pira, bakit umano ito nandoon? At dito, agad naman din itong nakapag-isip-isip itong si Giselle at sinabihan niya ang kanyang kapatid na itong si Ubing na baka nagsabuatan umano itong si Dr. Carlos at itong si Morgana sa kadahilanan na agad naman din itong sinabihan ni Dr. Tanyag ang kanyang ati kung bakit umano makikipagsabuatan si Dr. Carlos kay Morgana na hindi naman umano ito magkakilala dahil ang kaibigan lamang umano nito ni Dr. Carlos ay walang iba kundi itong si Moira ngunit patay na umano ito kung kaya't imposible na magsabuatan umano silang dalawa sa kadahilanan na agad naman din itong nagsalita itong si Giselle na malakas umano ang kanyang kutob na nagsabuatan umano ang dalawa itong si Morgana at itong si Dr. Carlos at alam naman umano nito ni Dr. Tanyag na ang ugali umano nito ni Morgana ay kaugali umano ito ni Moira kung kaya't wala umanong imposible na nawala umanong alam itong si Morgana at dito agad naman din itong sinabihan ni Giselle itong si Ubing na kailangan umano nilang puntahan itong si Giselle at dito itong si Morgana at dito agad naman ding nag-uo itong si Dr. Tanyag kung kaya't hinanap nila itong si Morgana at nang magkaharap na sila at nang makaharap na nila si Morgana ay hindi naman din ito nagdadalawang isip itong si Giselle na nasabihan itong si Morgana nakasabuat ba umano ito ni Dr. Carlos kung kaya't agad naman din itong nagpapanggap itong si Morgana at agad niyang sinagot itong si Giselle kung bakit umano nito tinatanong ni Giselle sa kanya nakasabuat umano sila ni Dr. Carlos kung nakita ba umano nito ni Giselle na nag-uusap umano sila at tinanong nito ni Morgana itong si Giselle kung magkaibigan ba umano sila ni Dr. Carlos kung kaya't naitanong umano nito ni Giselle sa kanya kung magkasabuat ba umano silang dalawa. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.